magsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Pangulong Duterte posibleng abandonahin ang plano nito na makipagpulong sa mga dating presidente ayon sa Malacañang. Mga naispata na Chinese ships sa Julian Felipe Reef nakakalat ngayon sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa ilang ulat. Ang Pinoy seaman na tinamaan po ng COVID-19 variant na unang natuklasan sa India, pumanaw na. Metro Manila LGUs nilinaw na wala pang ebidensya kaugnay sa vaccine slot for sale modus. Pero investigasyon nagpapatuloy ayon sa ilang alkalde. Libreng COVID-19 testing, iminungkahi po ng ilang mambabatas na maisama sa Bayanihan 3. World Health Organization, suportado po ang polisiya ng Pilipinas na itago mula sa mga pasyente ang brand ng bakuna na gagamitin sa mga vaccination sites. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Martes, mga kabrigada. May 25, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw. At Kabrigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita. Mga kabrigada, inanunsyo po ng Malacañang na posibleng abandonahin na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang plano nito na konsultahin ang mga dating presidente kaugnay sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Sinabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque na kontento na ang Pangulo dahil tama at gumagana ang foreign policy ng bansa. Kamakailan ay sinabi po ni Roque na pinag-iisipan ng Pangulo na makipagpulong sa mga predecessors nito bilang alternatibo sa pag-convene ng National Security Council. Gayunman, kinonsidera ng Pangulo ang nasabing opsyon bago ito nakipagkita kay dating Senate President Juan Ponce Enrile na nag-advise sa kanya na manatiling friendly sa China. Pero mukha namang after JPE concurred that the President is pursuing the right policy on the West Philippine Sea, eh wala naman pong urgency na pag-usapan itong bagay neto either with the National Security Council or with the former presidents. This is not a done deal po, no? It was something that President was speculating on before JPE fully concurred with his policy on the WPS. Kung maalala, mga kabrigada, ay hiniling po ng dating senador at military chief na si Rodolfo Biazon sa mga senador na kumbinsihin ang Pangulo na i-convene ang NSC para linawin ang nakalilitong katayuan ng administrasyon kaugnay sa problema ng bansa sa West Philippine Sea. Brigada Balita. Mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Mga naispatan pong Chinese ship sa Julian Felipe Reef nakakalat ngayon sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa ilang ulat. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo. Brigada Balita Report. Mula noong May 13 na hindi na makikita mula sa bisinidad ng Julian Felipe Reef ang mga Chinese ships na ilegal na pumarada doon base sa ulat ng US-based Geospatial Imagery and Data Analysis Company. Pero ayon sa Similarity, makikita pa rin ang mga barko ng China na nakakalat sa Philippine Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Sinabi sa ulat ng Similarity na tinatayang nasa 120 na mga Chinese fishing ships ay makikita sa bahagi ng Pilipinas at Lizard Bank sa Spratly Islands. Makikita rin sa satellite images na inilabas ng Similarity na may petsang April 28 ang tinatayang nasa 11 barko na nasa Julian Felipe Reef.
158 barko na malapit sa Makayanan Reef at 87 na barko na malapit sa Burgos Reef. Sa pagitan naman ng March 24 at April 28 ay tinatayang na sa 190 mga barko ang naiwan sa Ulian Felipe Reef, habang nasa 130 naman ang nananatili sa Makayanan Reef sa pagitan ng April 28 at May 13. Bagamat umalis na ang mga nasabing barko sa Ulian Felipe Reef at Makayanan Reef, ay tinatayang nasa 180 barko naman ang dumating sa Burgos Reef sa pagitan ng March 4 at May 18. Mababatid na ang Ulian Felipe Reef at Makayanan Reef ay bahagi ng mas malaking grupo ng features na kung tawagin ay Union Banks sa Spratly Islands. Yan ang report hatid sa atin ng Guard C Calcium Ascorbate, Katawang Healthy at Chib sa Guard C. Ito si Kabrigada John Bayot ng Brigada News from Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, yun pong Pinoy seaman na tinamaan ng COVID-19 variant na unang natuklasan sa India, pumanaw na. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Ng Department of Health na pumanaw na ang isa sa 9 na crew members ng barkong MV Athens Bridge na nahawaan ng B16172 variant ng COVID-19 na unang natuklasan sa India. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergire na nasawi noong Biyernes sa isang hospital sa Manila ang tripulante na may address umano sa Paranaque. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Vergire na stable na ang kondisyon ng tatlong iba pa na kasamang na-confine ng nasawing crew members sa hospital. Dumating ang tatlong nasawing pasyente sa bansa sa pamamagitan ng magkakaibang flights noong Abril mula Oman, United Arab Emirates at Belgium. Inihayag naman ni Vergire na nagnegatibo ang 9 na contacts ng Oman case. Ipinunto rin ng opisyal na 3 mula sa 34 na contacts ng UAE case ang nagpositibo sa virus, ngunit wala sa mga ito ang nakitaan ng variant of concern ng isailalim sa genome sequencing ang kanilang swab samples. Dagdag ni Vergire, wala sa mga kapwa pasahero ng Belgium case ang nahawaan ng COVID-19. Sa kasalukuyan, sinabi ng DOH na nasa 12 na ang naitala nitong bilang ng mga Pilipino na tinamaan ng Indian variant ng virus. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan, Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Metro Manila LGUs nilinaw naman na wala pang ebidensya kaugnay sa vaccine slot for sale modus. Pero ang investigasyon nagpapatuloy, ayon po yan sa ilang alkalde. Kabrigada Ernie Napukaw, ibrigada mo. Brigada. Nanindigan si Paranaque Mayor Edwin Olivares, chairman ng Metro Manila Council, na wala pang ebidensya na magpapatunay na nangyayari sa mga lungsod sa Metro Manila ang illegal na pagbibenta ng COVID-19 vaccine slots. Pero ayon kay Olivares, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon kaugnay sa nasabing akusasyon. Bukod kay Olivares, ay itinanggi rin ni San Juan Mayor Francis Zamora na may vaccine slots for sale sa kanyang lokalidad. Sinabi naman ni Mandaluyong Mayor Menci Abalos na imposibleng makapagbenta sila ng vaccine slots dahil meron silang registration system na ipinatutupad para sa inoculation sa kanilang lunsod. Kaugnay nito ay nagbabala naman ng Malacanang na mananagot sa batas ang mga sangkot sa pagbebenta ng vaccine slots. Samantala, inihayag naman ng Philippine National Police na natukoy na nito ang mga tao na nasa likod ng napaulat na under the table na pagbebenta ng vaccine slot na kumalat sa social media kamakailan. Yan ang report atid ng Yami Vet Patang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Mga kabrigada, isinulong ni House Senior Deputy Minority Leader Janet Garin ang free swab test para sa mga Pilipino at 10,000 hanggang 20,000 pesos na ayuda para sa mga magpo-positibo sa COVID-19. Sinabi na Garin sa interpellation period para sa plenary deliberation sa Bayanihan 3 Bill na layo ng kanyang panukala na manalo ang bansa kontra COVID-19. Ayon sa dating Health Secretary, ang tanging paraan lamang para makita ng bansa ang mga kalaban nito ay kung malilibre ang testing at kung mabibigyan ng kompensasyon ang mga tao na masaswab test para sa bilang ng mga araw na hindi sila makakapagtrabaho.
Bukod dyan, ay nirekomenda rin ni Garina mabigyan ng 1,000 hanggang 2,000 pesos ang bawat tao na magpapasuri. Iminungkahi rin ang mambabatas na kunin ang halaga ng surveillance testing sa pondo ng Department of Social Welfare and Development na pwedeng ma-incorporate sa Bayanihan 3. Samantala, sinuportahan naman Marikina Representative Stella Kimbo na isa sa mga key proponents ang panukala ang naging suhestyon ni Garin. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Samantala, mga kabrigada, suportado naman ng World Health Organization ang polisiya ng Pilipinas na ilihim ang brandho ng COVID-19 vaccine na gagamitin sa mga vaccination sites. Sinabi ho ng WHO na makatutulong ang polisiya para maiwasan ang pagtitipo ng maraming tao sa isang vaccination site na maaari namang maging dahilan ng transmisyon ng virus. Ayon ho sa WHO representative sa Pilipinas na si Rabindra Abiesinghe, epektibo ang lahat ng COVID-19 vaccines sa pag-iwas sa kamatayan at severe diseases. Iginit nito na hindi na mahalaga kung aling brand ng bakuna ang matatanggap po ng isang tao. Nito nga nakarang linggo ay sinabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte nang nag-utos sa mga ahensya na huwag i-reveal ng in advance ang brand ng mga bakunang gagamitin sa mga vaccination sites para maiwasan ang pagtitipon ng maraming tao. Brigada Balita! Mga kabrigada, itinanggi naman ng chairman ng Commission on Higher Education ang claim ng Kabataan Party List na grossly negligence sa flexible learning sa mga estudyante sa panahon ng pandemya. Una nang sinabi ni Chairman Prospero De Vera na may polisiya ang komisyon ay pagpatuloy ang flexible learning sa school year 2021 at sa susunod pang taon na umani ng batikos mula sa youth groups. Ayon kay De Vera, ang mga pumupuna sa gobyerno ay ang mga nagko-confuse sa flexible learning. Dagdag nito, sa ilalim ng flexible learning policy, parehong pwedeng magamit ng mga guro ang online at offline methods ng pagtuturo na karagdagan mula sa limited face-to-face classes, lalo na para sa mga medical courses. Gate ni De Vera, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Representative Sara Ilago nang ihayag nito ang umano'y gross negligence dahil ang insistence sa pagbibigay ng tulong sa mga estudyante sa pamamagitan ng internet load ay natatalakay na sa House of Representatives bilang bahagi ng Bayanihan 1 at 2. Tanong tuloy ng CHED Chairman, bakit hindi makumbinsi ni Ilago ang Kongreso na gawin ito? Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada! Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, inanunsyo po ng World Health Organization na tinatayang nasa 115,000 na mga healthcare workers ang namatay na sa COVID-19 mula po nang mag-umpisa ang pandemya. Sa pagbubukas ng main annual assembly ng WHO ay pinuri po ni Director General Tedros Ghebreyesus ang mga sakripisyo na ginawa ng healthcare workers sa buong mundo sa gitna ng pakipaglaban sa pandemya. Ipinunto ni Tedros na sa loob po ng 18 buwan ay maraming nasagip na buhay ang mga health workers habang naipaglaban naman sa abot po ng kanilang makakaya ang iba pang mga namatay. Inihayag din ng WHO chief na marami sa mga healthcare workers ang nakaramdam ng frustration, helplessness at kawalan ng proteksyon dahil po sa kakulangan ng personal protective equipment at bakuna. Inihayag naman ito na scandalous ang overall inequity sa vaccine access na ayon sa kanya ay pwede pa na lalong mas magpalala sa pandemya. Brigada Balita! Brigada Weather Update! Mga kabrigada, walang namumonitor ang PAGASA na anumang weather disturbance na maaari pong makapekto sa bansa sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Pero sinabi ng PAGASA na mararanasan ang maulap na panahon na may tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa iba't ibang bahagi po ng bansa dahil sa epekto ng easterlies at localized thunderstorms sa Caraga at Davao Region.
ay asahan na pong maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa at pagbaha. Maaliwalas sa panahon naman na may tsansa ng pulupulong pag-ulan ang maaaring maranasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa. Samantala, inihagri ng PAGASA na posibleng malapit ng maranasan ang panahon po ng tag-ulan. Ito ay matapos maranasan sa Caloocan City ang thunderstorm na may mapaminsalang hangin na nagdulot po ng baha, pagkabuwal ng mga puno at pinsala sa mga sasakyan at ilang infrastruktura. Itong Lunes naman ay naranasan din po ang zero visibility sa North Caloocan dahil sa malakas na hangin at matinding buhos ng ulan. Brigada Balita. Para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Martes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.10. Sa Canadian dollar 39.92. Singaporean dollar 36.12. Saudi riyal 12.83. Sa euro 58.75. Chinese yuan 7.49. At sa Japanese yen sa 44 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan, sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang hinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng mga branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungao, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority.